Pambansang Loyalista. Pambansang Loyalista. Dito mo makikita. Dito mo makikita. Pambansang Loyalista, dito makikita ang totoong balita. Uno, dos, tres. Pambansang Loyalista, ito ang the best. Masayang araw po, mga ka-PL. Medyo malayo pa naman ang 2025 midterm election. Pero ngayon pa lang, mga ka-PL, nagsagawa na po ng survey ang Okta Research. Kasamaang palad po, mga ka-PL, lahat po ng pinklawan na senatorial candidate kasama na po si Inang, di ba? Napapabalitang tatakbo di umano sa pagkasinadora si Inang sa 2025. Laglag na. Opo, mga ka-PL. Ito, ayan, basahin ko. Pero bago ho tayo magsimula, magkikisuyo ho muna ako sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan. Baka naman po, at makiklik na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, palike na rin sa video. Maraming salamat. Magkikisuyo. Masaya ito. Mga ka-PL, para sa atin, ha? Tayo, mga ayaw sa kanila, ay okay to. Matutuwa tayo, mga ka-PL. Kaya nga sabi ko kanina, masaya ito. Pero sa kanila, ho, pag nalaman ito, mga ka-PL, mukhang ma-discourage na yata silang tumakbo. So pagka-senator, o eto, maliwanag o. Ayan ha. Ang mga pinklawan senatorial candidate, laglag sa Okta Research Survey. Good news! Good news! Magaling talaga itong Okta Research na ito. Maaasahan talaga yung survey ninyo. Kaya ako, believe na believe sa inyo eh. Ito, bigong makapasok sa top 12 ng latest Okta Research senatorial survey ang mga kandidato ng oposisyon. Maliwanag. Sa bagong Okta Research survey na isinagawa noong Marso 24 hanggang 26 na may 1,200 respondents, laglag, mga ka-PL, sa top 12 ang mga opposition senatorial candidate kabilang si dating Vice President Lenny Robredo at dating Senador Frances Kiko Pangilinan. Chancharan! Palakpakan muna, be. Masaya eh. Inang, naku, paano ba yan? Eh, gustong-gusto ko pa man din po sana na maging senadora ho kayo. Kaso, mukhang na nanlumo po ako eh. Nung mabasa ko po ito, hindi ko malaman yung nararamdaman ko. Manlulumo, malulungkot, o masasaya. Matutuwa. Ewan ko ba? O pero, sige na nga, matutuwa na lang siguro. Okay na yan, ano, dyan ka na lang muna sa tawag nito. NGO mo, Angat Buhay, okay na. Marami ka naman natutulungan dyan eh. Hindi mo na kailangan tumakbo sa pagkasinador para makatulong sa ating mga kababayan. Mas okay ang NGO mo na yan. Direkta mong naipapaabot sa ating mga kababayan ang tulong mo. Okay? O, tulad nung bago mong gawa na dormitoryo, di marami kang natulungan. Di ba, updated ako sa'yo, Inang? Kasi, nagmamasid po ako sa inyong Angat Buhay. Maganda naman ang takbo, mga ka-PL, kito paano. O, eto na po yung ano, pagkakasunod-sunod, mga ka-PL, kung pag ilan sila, pag number 15, 16, 17, 18, hanggang 21. O, masaya nga eh. O, eto, sa nasabing survey, ha? Si Robredo ay nasa pang-18 na pwesto sa nakuhang 16%. Ang layo! 18, mga ka-PL.
Habang si Pangilinan naman ay pang-14 na may 20% nagkapareho ng sikat na TV host na si Willy Revillame na nasa pang-11 posisyon. Mabuti! Mga kapihel, mabuti pa si Willy Revillame. Ang maliwan. Kung sakasakalit tumagpo sa pagkasenador si Willy, makakapasok sa Magic 12 po. Pero si Inang at saka si Linlen, inidoro na naman po sila. Ito. Ang iba pang mga pinklawan senatorial candidate na hindi pumasok sa top 12 ay ito na. Tandadada! ay si dating Senate President Pro Tempore at Batangas Representative Ralph Recto at dating Senate Minority Leader Franklin Drilon nasa ika-15 at ika-16 na pwesto sa natipong 17% mga kapatid. Naglag pa rin nga yung dalawa. O, hayaan natin yan si Drilon at saka si Ralph. Sigurado naman po hindi papasok yan eh. Kinakabahan lang ako dito kinang mga tsaka kay ano eh. O Kings kasi medyo mainit pa sila ngayon sa ano sa masa. Gawa ng mga pinklawan nga na isipin nyo 15 million yan. Eh kung sumuporta lahat yan, hindi pasok sa bangal. pero etong iba, hindi na ako kinakabahan. Nakakatawa lang po basahin. O ito pa. Sina dating Senador Richard Gordon at Antonio Trillanes IV na tumakbo rin sa pagkasenador sa ilalim ng Tambalang Robredo, Pangilinan at sa nagdaang halalan ay hindi nakapasok kahit nasa top 20. Ang layo na nga, no? 15. Top 20 pa. Wala na talaga kayo, mga pinklawan. Ako sa inyo, magretiro na lang po muna. Pwede kayong tumakbo siguro mga ano lang muna, Vice Mayor, Mayor, ewan lang din kung mananalo kayo, no? Barangay Captain. Pagtsagaan nyo muna yan kasi naman sa wala kayo sa politika. Pagtsagaan nyo na muna, ibaba nyo muna yung level ninyo, no? At alisin nyo na muna yung pride ninyo sa inyong sarili. Dati akong senador, tapos bababa akong barangay captain. Walang masama. Gusto mo maglingkod? Adi, simulan mo sa baba. Ikaw naman, Trililing, nanggulo ka lang sa okod. Laging senador ka na. Anong kinaganda ron? Anong maganda ron sa ginawa mo? Di ba? Oh, ito pa, oh. Ito, masaya. Si Gordon ay pang 21 sa nakuhang 15%, habang si Trillanes naman ay may 14% lamang para sa ika-22 na pwesta. Ang layo, sino nga yung 20 mga PL? Si ano? Si sino nga yun? 21 pala si Gordon. Tapos pang ano, pang 20 po si pang 22 po si Trilling. Wala na, ito pa. Dagdagan pa natin. O samantala, si dating senador Mar Rojas naman ay nasa kalayo nito. Kaya siguro ito lang susumiksik sa administrasyon ni PBBM. Buti na lang rin. Sana naman mag-ipasok ito ng ating pangulo. Ulitin ko na lang ulit. Samantala, si dating Senador Mar Rojas naman ay nasa ika-25 pwesto sa nakuhang 12%, habang si Paolo Binigno Bam Aquino ay nasa pang 27 na may 11% lamang. What? Masaya kami, mga pinklawan na mga senatorial candidate sa 2025 dito sa isinagawang
survey ng Okta Research. Okta, mabuhay kayo. Naway pagpalain pa kayo ng ating ama. Naway, ganito lagi. Natutuwa kami. Okay, so ayos na po mga ka-PL. Hanggang dito lamang po tayo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mag-iingat kayong lagi. Be blessed.